Hello guys, it's me, John Lucas. Magre-react tayo sa episode 106. Nag-aaway-aaway na. Sa barangay pa lang gato eh, no? Grabe, no? Tignan mo yung mga kasama natin, yung mga talents natin. Talagang todo bigay din sila. Mararamdaman mo talaga yung galit nila eh. You deserve it, Nanay Alma. Sige, Nanay Alma, iyak. Sabi, nakakaawa rin talaga si Nanay Alma. Bakit ka? Nagalit na si Ashley. Okay, commercial. Commercial pa. May commercial pa tayo. Ayan na. Ito na. Excited na ako na mas malungkot pa si Nanay Alma. Sila pala dahilan eh kung bakit may nangyaring masama sa palangga eh. Oh, si Rebecca. Saan ka pupunta? Alam ko na to. Uy, ako yun. Okay naman yung oxygen level. Ako ang nagdikta sa'yo. So. Unang-una sa lahat, syempre, nung ginagawa natin itong shooting na to, hindi naman sanay si Calvin na nakaratay doon sa hospital. Pero, ayun, wala naman akong ibang napifeel noon kundi excitement sa kung ano pa yung mga susunod na mangyayari, kung ano yung magiging storyline pa ni Calvin Magallanes. Ayun, nag-relax lang ako kasi nakahiga lang naman ako dun. Wala naman ako. Hindi naman tayo magwawala or magdadrama. Kumbaga, yun na yung pinakapahinga ni Calvin Magallanes siguro, yung eksena na yun, na nakahiga lang tayo. Ina-expect ko rin ha, at expect nyo rin lahat ng mga kapuso, ng mga solid viewers ng Black Rider. Syempre, this time, dahil sa mga pinagdaanan ni Calvin, sa mga sakit, yung mga parang mga pagsisisi niya sa buhay, expect natin na mas matalinong Calvin Magallanes na yung mapapanood nyo sa mga susunod na episodes. Siguro, hindi pa rin tayo magpapakontrol sa kahit na sinong tao, pero yung mga decision making natin sa buhay ay mas palalawakin pa natin para hindi na tayo magkamali sa mga susunod nating misyon. Lalong-lalo na, ang dami ng kinuha na buhay ni Elias na mahalaga sa buhay ni Calvin. So, syempre, gagawa tayo ng maraming ways, mga maiingat na paraan para mapabagsak natin si Elias Guerrero.